Rise and shine sa lahat ng ating mga mananakay na babiyay sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Silipin po natin ang lagay ng sitwasyon ng trafiko ngayon dyan sa EDSA, Caloocan. Sa ating mga mananakay na magagaling ng Valenzuela at Bulacan, asahin po ninyo na pagdating po dyan sa bahagi ng Potrero Malabon ay yung tukod ng mabagal na sitwasyon ng trapiko para doon sa mga palabas ng Monumento Circle. Dyan po sa bahagi ng Old Samson Road at sa Rizal Avenue, wala nang problema dahil kung palabas kayo ng EDSA, ay tuloy-tuloy naman ang daloy ng mga sasakyan. Pero napansin po natin, no, na dito sa bahagi ng monumento, bago po kayo dito dumating sa Benin Street, no, sa upper left po ng yung screen, kita ninyo, nagkukumpulan ilang mga bus ng EDSA Carousel at mag-iilang mga public utility jeepneys, no. Bukod pa dyan, ay dahil po doon sa footbridge, nadadaanan na ng mga pasahero yung mismong bike lane. Dahil po dyan, nagkukumpulan ang mga maraming pasahero at nagsasakay na rin ng mga nagsumasakay na ngayon sa mga bus, no, kaya sa ating mga motorista at maging po dyan sa ating mga kasama mula sa AYAC at MMDAA, antabayanan po natin yung daloy ng trapiko at maging siyempre ng mga pasahero, lalo dapat po sa Center Island tayo, pero tila meron pong ginagawang way para dire-diretso yung ating mga pasahero sa papunta sa southbound, no. At yun nga lang naging dahilan ito para maging choke point ng simula ng pagbabagal ng mga sitwasyon ng trapiko dyan sa Monumento Circle. Samantala, yung mismong pila naman si EDSA Busway, wala pang problema dahil tuloy-tuloy naman yung mga kapasahero na sumasakay ngayon sa bus dyan going southbound. Samantala, yung sa trapiko naman po, bagamat dito medyo maluwag, asahan po ninyo, pagdating dyan sa dalawang U-turn slot sa bahagi ng EDSA Dari Bridge at Quezon City Academy, ay may pagbagal po yan dahil nga po doon sa mga gumagamit ng U-turn slot going northbound at yung mga galing po ng Congressional going southbound naman. Samantala, pagdating po dyan sa Kamuning Flyover, simula na rin ang tukod ng trapiko hanggang dyan sa bahagi ng Santolan Flyover. Pagdating ng Ortigas Flyover, meron lamang onti pagbagal dahil doon sa mga kumakaliwa sa Pasig at sa dumediretso going Shaw Boulevard Tunnel. Pagdating naman po sa Makati, asahan na sa Ayala Tunnel, hanggang kayo ay makarating ng Magallanes Flyover, ay may pagbagal na rin. Samantala, yung sa northbound naman, ang tanging mararanasan nyo lamang po na mabagal ang sitwasyon ng trapiko ay sa bahagi lamang yan ng Magallanes going Ayala. Pagdating po ng Buendia, ay medyo mabilis rin po ang dali ng mga sakyan at tuloy-tuloy na ang inyong pagmamaneho kung kayo ay dediretso ng Quezon City, Camanava at NLEX. Paalala sa ating mga mananakay na babiyay ngayong araw, ipinatutupad ang number coding scheme sa Metro Manila mula yun alas 7 hanggang alas 10 sa umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi para sa mga huling numero na kanilang plaka ay numbers 9 and 0 at para sa iba pang ulat trapiko. At silipin na ang social media accounts ng MMDA, ang kanilang Facebook, Twitter at website. At kung may emergency man, pero wag naman po sana, tawag na sa hotline ng MMDA na 136. Yan muna ang latest traffic update mula dyan sa EDSA Caloocan. Remember, don't be rude, be kind. And you can never go wrong with kindness. This again, your profi para sa morning show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas!